Maraming ibon mula sa iba't ibang panig ng mundo ang karaniwang lumilipat sa Pilipinas tuwing Oktubre. Pero unti-unti nang umaalis sa mga ito dahil sa mainit na panahon. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Kadalasang makikitang iba't ibang klase ng ibong galing sa ibayong dagat sa mga palaisdaan at bukirin sa Binmali, Pangasinan, Balangas City, Bataan, Lawag City, Ilocos Norte, at sa Candaba Swamp sa Pampanga. Saan galing yung mga ibon? Iba-ibang lugar yung ibon na pinagkakalinga pagka buwan ng October, darating na rito. Tapos pagka mainit na, yung ibang maalis na. Pagsapit ng Mayo, halos wala na raw mga migratory bird. Natutuyo kasi dahil sa init ng panahon ang mga tubigan, palaisdan at bukid. Kaya nawawala rin ang mga dinaray ng mga ibon, ang mga kuhol at isda. Para sa ilang magsasaka, may benepisyong migratory birds dahil kinakain ng mga ito mga golden apple snail na pumipinsala ng mga taniman. Pero para sa mga may fish pond, perwisyo ang mga ibong ito dahil kinakain din ng mga ito ang maliliit na isda. Gayunman, mahigpit ang bili ng mga otoridad sa mga residente. Bawal ang pagpatay at paghuli ng migratory birds. Ang ilang residente, hindi raw talaga manghuhuli ng migratory birds dahil baka may bird flu ang mga ito tulad ng kumakalat sa China. Takot kami rin maglalapit sa ibon na yan. Baka mamaya magkasakit kami. Kaya ilagla kami ng ilag. Ay siyempre po, natatakot po kaya po hindi kami humuhuli talaga po ng ibon. Dahil unang-una, hindi po namin alam kung anong dalang sakit ng mga ibon. Pero paglilinaw ng mga otoridad, wala pang bird flu sa bansa. Partikular ang bagong strain nito na H7N9 na ikinamatay na ng 6 taga-China. Safe pa itong mga ibon na to, pero nagbibigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na hindi ho natin gugustuhin yung very close ang contact sa kanila. Kung sila po ay nandyan po sa ating mga fishman, pabayaan na po sila nandyan, pero wag na ho nating lapitan, wag na natin silang huliin. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.